Ang learning material po natin ngayon ay fishing game addition. Mga ginamit sa paggawa ng fishing game addition. Marker, folder, scissor, at ruler. Mga kailangan sa larong ito, bamboo stick, at magnet para sa ating fishing rod. At syempre, paper clips. Gather them around. Arrange the fish face down on the mat or table. Nasa inyo kung ano itsura ng fish. Arrange the number face down. You can print octopus, shark, manta ray, sea turtle, anything you like para sa ating game. Kung walang printer, okay lang pong drawing. Let the student or children one by one hold the fishing rod with a magnet. Kaya ang makakuha ng 2 o 3 isda ang estudyante. Give them ample time to solve and not rushing with the solution. By this, you are supporting problem solving.
The fishing game is a good alternative learning materials instead of flashcards, requiring them to solve on blackboard or in paper. Maaaring ipalaro ang fishing game before discussing or introducing the addition for motivation activity game. Maaari ding after ma-discuss ang addition, it is up to you kung ano pong discarded nyo. For the alternative suggestion, maaaring ipasagot ng on-the-spot sa mga bata ang nabing witness isda kung sino ang makarami ng mga sagot sa addition ang siyang magkakaroon ng prize o ang siyang panalo sa game. Pero kung under assessment ang mga bata individually sa pamamagitan ng laro, dapat masagot ng estudyante anuman ang kanyang mabingwit na isda para malaman kung nauunawaan ba talaga ng bata o alam niya mag-addition at maaari na mag-move sa ibang lesson. Kung may improve pa at may suggestion po kayo tungkol sa learning material na ito, i-drop niyo po ito sa my comment section o i-email sa aking Gmail o i-DM through Instagram. I hope nakatulong po ang video na ito at may maidaragdag sa inyong mga paperworks in terms of motivation and activities sa lesson plan. Kung estudyante kayo at magde-demo teaching, sana makakuha kayo ng mga idea. Sa mga teacher at tutor, sana po makatulong. Sa mga nanay na nasa far-reaching place or nasa mountainous region, or malapit man sa dagat, or a mother na nasa kapatagan out there na naghahanap ng ways para mas matuto pa ang inyong mga anak, para sa inyo rin po ang video ito, please, pa-like, subscribe, i-press na rin po ang notification bell. Makakatulong po ito para patuloy na makagawa pa po ako ng mga learning materials, instructional materials, educational activities na i-share dito sa YouTube channel na ito. Happy learning po, Patel! If possible, mag-drawing o mag-print ng tubig dagat, buhangin, seaweed at corals para po sa background o pagpapatungan ng mga lamang dagat katulad ng shark, sea turtle, octopus, whale, dolphins, manta ray and more na pagsusulatan ng sasagutin ng mga bata depende po sa maibigan ninyo. Sa halip na fishing game, palitan ng motivational activity game title na The Adventure of Moana o The Adventure of Moana and Maui. Mag-print na rin ng malaking picture ni Moana at Maui at ang title na ididikit sa board. Kung sapa, ang background ninyo, maaaring gamitin ay mga isda, talangka, hipon, suso, pagong at marami pang iba. Gamitin ang title na fishing game para sa motivational activity. Kung gusto niyo talagang i-justify ang title ng game na fishing game, mag-print lamang ng mga isda katulad ng goldfish, pufferfish, flying fish, tuna fish at marami pang iba't ibang klase ng fish na makukulay at kaigay-gaya sa mata ng mga bata.